gusto nila siguro sa tingin ko dito, gusto talaga nila, yung naririnig natin, di ba, na gusto nila i-sequester. Marcos trademark yan, mga magnanakaw, ang mga Marcos at ang mga Romualdez, no? Ano pang ginawa nung, ano, nung matandang Marcos na yon? Ganyan na ganyan din yung ginawa niya, nag-sequester siya. Sumurrender na siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Nagmamakaawa na itong si ano, itong si Tore. Simple lang naman kasi yan, Tore. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. Ah, pati yung mga electrical box sa ilalim ng lupa, binuksan nyo na. Pero hindi nyo pa rin nakita yung si Pastor Apollo Quebuloy. Ayan na ho mga kababayan, yung mga PMA graduates, ha? Nagpahayag na ho ng pagsuporta dito sa mga miyembro ng KOJC. Base ho yan dito kay Ka Eric at dito rin ho sa video na to. Maririnig ho natin ang mga punto de vista nitong si Dr. Lorraine Badoy, kaugnay nga ho dyan sa ginagawang kabrutalan ng PNP sa pamumuno nitong si Nicolas Tore. Diyan sa ginagawa ho nilang pagkubkob sa KOJC compound. Ibang klase ho to, hindi ho maximum tolerance ang pinapairal ng kapulisan diyan sa KOJC compound. Grabe ho ang ginagawa nila ngayong mga oras na to. Kaya naman, bukas ho, talagang pakita ho natin na may kasama yung ating mga kababayang Dabawenyo, kundinahin ho natin ang ginagawa nitong administrasyon, nitong si Marcos Jr. Ito na ang huling video natin ngayong gabi, bukas na ho tayo. Ito, kumbaga, itong video na to, pasasalamat ko ho sa ating 500,000 subscriber. At kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang, sobrang saya na ho natin dyan. Kung gusto nyo kayong pinakaunang makita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Pati ho yung mga electrical box sa ilalim ng lupa, binuklat na rin ho nitong si Nicolas Tore. Ano ba sir, narinig nyo ho ba yung heartbeat dyan sa mga electrical box na yan? Ang ano lang naman ho dito, tanggapin nyo na ho ang katotohanan. Napalpak ang ginawa nyong raid na yan. Na pinerwisyo nyo lang yung mga miyembro ng KOJC. Yun lang naman ho yun. Meron mong nagsasabi sa comment section na nakakatanggap daw tayo ng kung ano mga rewards sa ginagawa natin na to sa KOJC. Hindi ho, mga kababayan, wala pa ho tayong na-meet na miyembro, leader ng KOJC. No? Hindi pa ho tayo nakapunta ng Davao kahit dyan sa bahay ni Tatay Digong. Hindi pa ho tayo nakadating dyan. Ang atin lang ho dito kung ano yung tama. At ang tama ho dito, dapat na hong tantanan nitong si Nicolas Tore at nitong si Marville, yung mga miyembro ng KOJC, kung may problema ho sila kay Pastor Apollo Quebuloy, dapat ho kay Pastor Apollo, si Pastor Apollo Quebuloy lang ho guluhin nila. Pero para saktan, ha? Pahirapan yung mga miyembro ng KOJC para lumutang itong si Pastor Apollo Quebuloy. Hindi ho gagana yung statihiya na yan. Malamang sa malamang yung mga kaganapan na yan, hindi man ho nila pinapaalam kay Pastor Apollo Quebuloy. Sa tingin ho natin, baka hindi man ho alam ni Pastor Apollo Quebuloy lahat ng kaganapan na yan. Kasi ho, kung itong si Pastor ay nagtatago, lahat ho ng uri ng komunikasyon ay kailangan putulin papunta at palabas kung saan man ang pinagtataguan niyang si Pastor Apollo Quebuloy. At aanga-anga na lang ho ang mag-iisip na magtatago dyan sa KOJC compound yung si Pastor Apollo Quebuloy. Kaya naman ho mga kababayan, dumarami na ho yung ating mga kasama sa social media. Epektibo ho ang ginagawa ng mga kasama natin na nagsasalita na ho talaga kaugnay sa ginagawang pag-abuso nitong mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Mga sunod-sunod na pagkilos ang ating inaasahan sa mga ganitong ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang bottom line ho dito ay gusto ho nilang pag-alabi ng damdamin ng mga Dabawenyo. Gusto ho nilang magkaroon ng mga insidente dyan para makapagdeklara ng martial law itong Marcos administration at masira ang kumbaga exhibit A ng mga Duterte, yan ay ang Davao City. Para pagkasusunod na election, hindi na ho nila mapagmalaki yung Davao City kasi pagka sinabing Davao City, malinis, disiplinado yung mga tao, ibang-iba ho dyan sa Metro Manila. Kaya naman, itong administrasyon na to, nagdo-double time ho sila sa pagsira sa Davao City. Ito na ho,
Pakinggan ho natin itong si General Diwata kaugnay diyan sa ano na yan, diyan sa ginagawa ho nilang pagkubkob sa KOGC. Kung pagod ka na sir, magpahinga na ho kayo. Ganun lang ho kasimple yun. Ito na ho. Pahinga muna ang tropa at bukas na naman. Sir, ano yung information yung General na ilalabas si... Andin mo nga eh. Gusto nila itakas eh. Sir, paano pa natin nasabi sir? Nalabas talaga. May mga informants kami dyan sa loob. Hindi nga lang namin talaga makita dahil ang ganda ng kanilang movement sa loob. Anong movement? Ikaw naman, General Torre. Anong movement? Wala akong movement sa loob. Ah, 2,000 katao ho kayo dyan para naman kayong mga ano eh. Ha? Ano kayo? Mga itlog ba kayo dyan? Mga inutil ba kayo dyan? 2,000 kayong nasa KOJC compound ngayon. Maganda yung movement nila sa loob. Hindi. Ha? Nasa control nyo ho yung compound. Natutulog ho sa kalsada, sa bangketa yung mga tauhan nyo. Anong maganda movement? Loko-loko pa lang. Information na ipinarating sa inyo, sir. Andiyan sa loob. Ito takas ngayon gabi. Sa taxi. Daing nyo pa yung bangag. Meron daw information. Meron daw silang informant na nasa loob si Pastor Kipuloy. Itatakas ngayong gabi. Kung itatakas, bakit ngayon pa itatakas? Merong A1 information. Bago kayo dumating, merong press conference yung mga KOJC leader. Dapat doon pa lang, itinakas na siya. Bakit pa niya ihintay na makapasok kayo dyan sa loob? Loko-loko ka talaga, teore. Sir, no? Yung paghulog-hulog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa 1/4 pa lang tayo eh. Ang na-detect ho nila yun, you know, yung electrical box sa ilalim ng lupa. Ayan ho. Ha, kung ano man tawag diyan, hindi ho tayo electrician, no, pero ano ho 'yan, puro kuryente laman eh. Ano bang heartbeat narinig niyo diyan? Ano na sinasabi niyo? Tinignan muna namin kung saan namin gagamitin, nag-assess pa kami. Ngayon pinag-aralan namin. Kanina narinig niyo may heartbeat. Ngayon, ina-assess nyo kung saan gagamitin. Ano ba talaga? Tinuloko mo naman yung mga reporter eh. Kayo naman mga reporter, nagpapaloko kayo. Sa aming mga nagawa, at hindi mo namin kung saan kami gagamit ng radar po. Sir, yung first set na yun, pwede niyo po ba ma-describe saan po banda sa compound yun, sir? Ano-ano po ba yun? Please, classified din muna. Bukas na lang malalaman niya. Pero sir, Pagod na siya. Pagod na ako. Mapapalo na ako kay Marvel. Dinala ako dito kasi ako yung pinakamagaling maghanap ng nagtatago. Pero walang nangyayari. Itong ginawa namin na to, napakalaking kahihiyan sa PNP. Napakaraming resources ang sinunog namin. Tapos walang magiging resulta. Kaya kukunin na lang namin ang KOJC ko. Hindi totoo yung tapos na daw na nahalubog yung lahat. Wala pa, hindi mo tayo tapos. Uh-huh. Andiyan sa loob. Kaya matagal pa ito sa lahat. This information... It will depend on... Ang pinakasimple nito, depende kay Sir Kibuloy. Tinanong ho siya. Hindi ako makuha sa santong dasalan, kinukuha ko nila sa santong paspasan eh. Depende daw kay Pastor Apollo Kibuloy, tinatanong siya kung hanggang kailan. Hindi din niya alam. Kumbaga, ino-hostage ho yung mga member ng KOJC. Bahala ka, Pastor. Pag di ka nagpakita, talagang magkakaanohan tayo dito. Hindi magpapakita yan. Mapapahiya lang ako at ako, kung ako dito kay Pastor Apollo Gable. Di ako magpapakita. Gawin nyo na gusto nyo gawin dyan sa mga property na yan. After 6 years, lahat ng nawasak pwedeng i-build. Pero pagka nawala na yung si Pastor Kibuloy, wala, tapos na uusapan. Yung KOJC, lahat ng ari-arian dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos, mawawala ho lahat yun. Yun o, sigurado dun. Kaya sigurado, hindi siya dapat makita nito mga walang... Para matapos lahat na ito, matigil na yung kanyang mga tao. Ulan na naman, maulan na ng mga tao yan. Maulan na ng mga tao ko.
Kahit maulanan, hindi mauulanan yung tao niya. Meron ulo silang tulugan dyan sa KOJC compound. Huwag ho kayong mag-alala kung sakaling uulan, eh papasok lang ho sila sa loob ng compound. Meron ho silang mga bahay dyan kasi dyan nakatira yung mga, anong tawag nila doon? Miracle workers, ha? Dyan ho sila nakatira. Yung mga pulis nyo ang kawawa pagka kung sakaling umulan. Sana nga umulan ng malakas eh, no? Sumurender nga siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Nagmamakaawa na itong si ano, itong si Tore. Nagmamakaawa na ho siya kay Pastor Kibuloy. Sumurender ka na. Mahina naman yung kaso. Kaso, ang issue dito, pagka sumurender ho siya, susurender din siya sa mga Amerikano. Ay naman, meron nga kayong kasamang special force eh, no? Di ba? Ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa. Ano kinakatakutan niya? Sir, please, information. Kinatatakutan niya yung mga taong kamukha mo at ng amo mong si Marvel at ng amo niyong si Marcos Jr. Kasi hindi niyo sinusunod ang batas. Ah, hindi niyo sinusunod yung rule of law. Lugar doon sa loob kung nasaan sila nagtatago. Meron. Nakakagalaw nga lang siya na hindi namin nalito. Ano ba ito sa loob? Yeah. Underground. There's a possibility. Kasi kanina, ang dami na nakita. Hindi namin, kami sa loob nagkakawala-wala eh. Sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan, kami mismo nagkakawala-wala. Kami nga, nagkakahiwan-walay sa loob. Pero... Tanga pala kayo eh. Ba't di kayo, ba't di nyo tawagin yung mga KOJC member, magpa-tour kayo sa kanila, hingiin nyo yung blueprint ng ano, ng gusali. Meron ho yan, yung blueprint ng gusali. At panigurado ako, meron na kayo niyan. Nakuha nyo na dun sa mga architect o engineer na gumawa dyan sa gusali na yan. Alam nyo yung, kumbaga, yung plano ng establishmento. Meron na kayo niyan at alam nyo walang underground dyan. May respective na assignment yung mga tropa natin siya. Meron, sa meron. Kaya nga kailangan i-review namin. Dahil first time namin napasok yung lugar at kailangan namin talagang makumilaray sa mga sarili namin. So yung 2,000 na tropa talaga, natin? Meron kaming information na nandiyan sa loob. Nagbibigay talaga ang informant namin. The problem is, hindi namin alam talaga kung paano ang layout ng lugar. Stress na to siya. Stress ka na, sir? Kawawa naman itong si ano, itong si Tore. Kawawa naman siya. Mapapalo siya kay Marvel pagka di niya nakita. Eh kaso naman, itong si Marvel, yariho siya kay Abalos. Eh si Abalos, yariho siya kay Marcos Jr. Meron nung kasing ano eh, nagpipressure. Itong si Marcos, pinipressure siya ng Amerika. Ito naman nung si Marcos, pe-pressure rin niya si Abalos. Yang si Abalos, pe-pressure rin niya ho si Marvel. Yan naman si Marvel, pe-pressure rin niya itong si Tore. At itong si Tore, pinapalo niya yung mga kawawang pulis na natutulog na sa bangketa. They can only do so much. Dahil po ganyan sa loob, eh nagkakawala-wala na kami. So kung meron tayong informant... Nagdagdagan yung personahin bukas. Ha? Nagdagdagan natin yung pulis bukas. Ano? Ibig sabihin mo... Sa mga member ng KOJC, mag-ano ho kayo, unis dili ho kayo, no? Habang hindi nahuhuli si Pastor Kibuloy, gawin na nila gusto nilang gawin. Hindi ho mababago ang katotohanan na hindi sila nagwawagi habang hindi nila hawak si Pastor Kibuloy. Yun lang ho yun. Tapos na. Pag nakita nila si Pastor Kibuloy, GG, doon tapos na ho usapan. Pero paghabang di ho nila nakikita, eh, tawanan lang ho natin itong mga walang hiyang kagaya nitong si Tore. Pero nakakalungkot. Seryoso, nalulungkot ho tayo. Kumbaga, linalighten lang ho natin yung ang mood kasi alam nyo naman ho, napaka-stress na yung marami sa ating mga kababayan dyan sa Davao City, dyan mga member ng KOJC, sa Visayas. Meron pa nga ho tayong nabasa kanina, ready na daw yung mga taga-Visayas. No, naghihintay na lang ng order. Ibig sabihin, no, kung magkaroon man ng malawakang pagkilos para kundinahin ang mga kalokohan ng PNP dyan sa KOJC compound, eh, makikita ho natin yan sa mga susunod. May possibility. I mean. Sir, kung meron tayong informant general, bakit hindi na tinodo yung information binigay dyan? Ano na? Kung meron tayong informant, bakit hindi na tinodo ng binigay ng information kung saan talaga yung exact location? Nagpabago ang information eh. Pag sinabi niya ngayon, nandito, nandun sa kabila. Hindi mo na makita yan dyan pag ganyan ka-skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Ikaw naman, sir. Niloloko nyo na ho sarili nyo niyan. Pero okay lang, no? Kailangan nyong gawin ho yan eh. Para masatisfy yung
kagustuhan ng inyong mga amo. Pero alam nyo sa sarili nyo, wala dyan si Pastor Kibloy. Isang napakaangang general ho ang magsasabi na nandyan si Pastor Apollo Kibloy. Ngayong ilang beses na hong linusob ng NBI, sa niya lugar. Isang lugar na maliit, yung movement from quarto to quarto, kung may mga hidden passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. Diba? Merong heartbeat detector, di ba? Tayo naman. Merong heartbeat detector, di ba? E di, kahit na makalipat-lipat yan, kung nakikita nyo, nasusundan nyo yung heartbeat. Baka heartbeat nga ng palangayo. Kunti naman mga pulis, hindi naman lahat na nakita yung pulis, pagkarami-rami, nandyan. Nag-spread out din kami, okay? So, sinisystematize nga lang natin. So, ulit kami bukas, nakita namin ang layout, ulit kami bukas, hanapin namin. Ito ay, sa tingin ni Mr. Kibuloy, larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. Larong tagu-tago. Sa tingin nyo, inahanap kayo ng Amerika, CIA, ang tawag dito, FBI, naghahanap sa inyo. Magtatago kayo dyan? Hindi ako magtatago dyan. Kung ako yung Pastor Kibuloy, bilyonaryo ako, dyan ako magtatago. Hindi nyo ako makikita dyan. For sure. 110%. Ang ano lang ho dito, pinapahirapan ng PNP yung mga miyembro para kung sakaling makarating kay Pastor Apollo Kibuloy, masaktan ang kanyang damdamin, mapilitan siya lumabas. Pero malabo ho mangyari yun. Baka hindi man ho alam ni Pastor Kibuloy yung mga nangyayari na yan. Dito sa bagay ng video natin na to, pakinggan naman ho natin itong si Dr. Lorraine Badoy. Kay OJC at kay Pastor Kibuloy, nagkakamali kayo. Kasi although I'm seeing now na finally they're making that connection, that it's not just about them. Even in my group chats, yung dating tahimik, ngayon ay nagsasalita at hindi sila mga miyembro ng KOJC. At nakukuha nila na hindi ito tungkol lang sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Nakikita natin ngayon dyan sa screens natin, pruweba na hindi na tayo bansa na sumusunod sa batas. At nakikita natin dito, maliwanag, ang pang-aabuso ni Bongbong Marcos at yung pagkawalan niya ng kakayanan na mamuno sa Pilipinas. Maliwanag na maliwanag. Wala siyang sinasabi, wala siyang ginagawa, no? Walang paninindigan itong president na ito. Well, hindi na siya president as far as I'm concerned, no? So, kung kaya nila itong gawin sa isang public figure, no, na napaka very powerful in his own right, a powerful religious leader, at kaya niya itong gawin with these resources, with a legal team na may millions of followers, anong tingin mong gagawin? Hindi nila kayang gawin sa'yo? Ordinaryo kang mamamayan? Iba kasi pag naramdaman mo, naramdaman namin yon sa Kongreso, yung pagmamalabis ng yung legislative overreach, yung pang-aabuso sa mga nasa kapangyarihan na may hawak na poder, no? Wala kang magagawa kahit nakabalastugan ang pinagsasabi nila ni Dan Fernandez, ni JJ Suarez na dapat daw ay mag-cocaine follicle drug test, sabi ni Cathy Binag, si Paduano, si Gastam Bunting, si Akop. Wala kang magagawa. Naku po ba, itong si Akop, itong si Paduano, yung ba si Kareps, yung angas-angas magsalita? Naku po, kailangan din palang magpa-hair follicle test nun. Pati si Akop. Marcus, the Martin Romualdez-led house, no? So, again, the worst speaker in the entire history of the Philippines, no? And not coincidentally, he's the first cousin of a Marcos, no? Of Bongbong Marcos. So, iba talaga pag ikaw yun na sa receiving end, no? At wala itong religion, o religion, wala itong gender, wala ito. Basta Pilipino ka, ang mga nakaupo ngayon, walang batas. Tinaman naman yung kalokohan na yan. Warrant of arrest lang yan. Pero ang totoong nakikita ko dito, Elmer, Jade, mga kababayan, no? Ayaw nila, hindi sila aalis dyan. Gusto nila, siguro sa tingin ko dito, gusto talaga nila, yung naririnig natin, di ba, na gusto nila i-sequester. Marcos trademark yan, mga magnanakaw, ang mga Marcos at mga Romualdez, no? Ano pong ginawa nung matandang Marcos na yon
Ganyan na ganyan din yung ginawa niya. Nag-sequester siya. Kinuha niya yung mga properties na mga may property at wala siyang pakialam. Grabe yun, no? Sa tingin natin, yan ho talaga ang plano, di ba? Nung una pa lang sinasabi ho natin. Noong nahiga na sila doon, ha? Pumesto na ho sila sa doon sa compound, ha? Talagang binalahura ho na nila, naglagay na sila ng tent, lutuan, no? Generator, talaga ho magtatagal sila dyan. Kaya ano ho ito, kumbaga, matira matibay, ika nga. Kaya huwag nyo, sa mga member ng KOJC, alam ko, hirap na ho ang marami sa kanila. Pero ano lang ho, konting tiyaga lang ho, matatapos din ho lahat ng paghihirap nyo na yan, no? Mailalagay sa pesto lahat ng ano na yan, yung mga kalokohan nitong administrasyon na to. Kakalungkot. So, sino ba, kanino bang anak itong mga ito? Mga anak na mga magnanakaw na naging mga magnanakaw din. Nagulat pa tayo, di ba? So, dito tayo nagkamali kasi akala natin, kaparehas natin sila mag-isip na kapag ka na binigyan ka ng second chance, babaguhin mo, you'll redeem your family name. Hindi pala ganon. Ang plano pala nila, na nasaktan pala sila nung natanggal sila at hindi na nila pakakawalan yung poder na yan, yung pag-perpetuate nila in power. Like katulad ng ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? So maraming ginawa si Ferdinand Marcos Sr. na buhay na ako noon. No, yung tatay ko nga naging CONCON delegate na kung saan si Ferdinand Marcos Sr. din ang gumawa nung CONCON na yon dahil gusto niyang baguhin yung constitution natin para may perpetuation in power. Katulad ng ginagawa ngayon ng anak niyang Bangag at saka yan si Martin Romualdez. Hindi na bago ito nakikita natin. Hindi na ito bago, no? Matagal din po kayo nag-servisyo sa ating bayan, no? Hanggang ngayon, lalo po nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, you've worked with the police, with the AFP especially, di ba, against the CPPNP, NDF, and talagang malapit din po yung puso nyo, lalo na sa mga inaapi, at tumindig po tayo dyan. At sinasabi nyo nga, itong panahon ngayon, ibang-iba na ang mukha ng kapulisan. At kayo din po, di ba, ang inyo pong asawa ay sundalo. Ano po ba ang nakikita nyo tayo na ngayon ng ating AFP, ng ating kasundulahan? Hanggang kailan po ito matitiis? Kasi lantara na po ito yung to serve and protect the people. It's no longer happening. Dolarine. My heart is really heavy right now, Ina, no? But I will still keep the faith. Sila na lang ang pwedeng, they're the only ones that can come between us and our tormentors, these abusive and arrogant people in power. Actually, yung PNP na yan, bulok talaga yan. Kahit nung time ni PRRD, bulok talaga yung mga yan. Puro mga marami magnanakaw, mga kriminal yung mga nandyan. Alam naman natin yan, di ba? Alam natin yan. Except that we had a... Yung iba ho dyan sa PNP, pumasok ho talaga sila sa PNP para sa pangungutong, para sa pera, hindi ho para sa serbisyo. Wag naman sana ma-offend yung mga nasa serbisyo na talagang ginaganapan ng tapat yung kanilang mga trabaho. Pero sa aminin man ho natin sa hindi, meron ho talaga kayong mga kabaro, pinasok yung larangan na yan para magka-tsapa, magkaangas, ika nga, kumbaga, para medyo tigas sila, no? Kung meron silang gagawang kabalistugan, mga ano sila, kumbaga, untouchable, ika nga. The president who was so strong na nakontrol niya, di ba? Nakontrol niya kahit papano for the first time. For the first time, pinagkatiwalaan ng Pilipino ang mga pulis. Hindi ko nilalahat kasi marami din akong kilalang pinagkakatiwalaan ko and that I admire and respect. At sila yung nagsasabi sa akin, sabihan mo si Tore. Sinabihan ko si Tore, o may message sa'yo si General like this. Ano daw, sabi ni Tore, nakakahiya ka, ikinahihiya ka nila. Ano yung ginagawa mo, sinisira mo ang PNP na pinaghirapan ng maraming tao. Set, inuulit-ulit ko, no? So, having said that, no? When Bongbong Marcos sat in office, ano nangyari sa PNP? Fulminant rot, bulok na bulok. Para siya nag-bloom yung pagkabulok niya, 'di ba? Bakit? Kasi kung sino ang leader, susunod yung mga 'yan, no? Pero kahapon nandiyan ako. Diyan ako sa picket sa lines, no? Kinakausap ko yung mga pulis.
nasabi ko sa kanila, nakatrabaho niyo ako. Marami sa kanila, kilala din naman nila ako. Dahil talaga nakatrabaho ko sila. Diyan sa Pro 11, umaakit kami ng bundok, no? Mm-hmm. Biro mo, 6 na oras kami naglalakad, nagmotorsiklo, whatever, no? Talagang nag-cross ng river, etc. Magkatrabaho kami. So, alam ko yung puso nila. At saka, I still believe na kararami sa kanila ang totoong nagsisilbi. Kaya lang yung mga yan, itong mga leaders na ito, and si Namarbil, yan yung mga bulok talaga. Bulok na bulok talaga. So, but a weak leader like Bongbong Marcos, a corrupt and weak leader like Bongbong Marcos will embolden the rotten ones in government. Because, kumbaga, lumakas ho loob nila eh. Yung nagkaanga sila eh. Kahit anong kalokohan ng kabalbalan pag gagawin ko dito, walang problema. Kasi mismo presidente, eh, bangag eh. Ganun nung dating eh, no? So, Luis, mga kababayan, marami salamat to. 500,000 subscriber na ho tayo dito sa PH Update, no? Yung mga subscriber natin since 2017, 16, hanggang ngayon, nandito pa rin ho kayo. Maraming salamat, no? Maraming salamat. Ayun ho natin, Pilipinas.